Watch out mga ka-rider. Magandang araw sa inyo. Mga ka-rider, meron tayong pag-uusapan na importanteng bagay ngayon. Kasi as we all know, meron tayong papasokin na panibagong adventure pagdating dito sa ating laging TPD. Since na ang ating needs dito sa ating YouTube channel is about motovlogging, so baka magtaka kayo why may pinasok natin itong bagay na ito na pag-uusapan natin ngayon. Well, pareho lang naman mga ka-rider, minamaximize lang natin yung ating tools and opportunities. Ganun din naman ang isa lang naman ang ating punto. Yun ay ang kumita. Ang ating mga efforts dito sa ating pag-vlog. So, ang ating pag-uusapan mga ka-rider is about the field of affiliate marketing. So, nakapag-decide tayo mga ka-rider na mag-join o pumasok sa affiliate marketing. Kasi it is one of very in demand ngayon para kumita online. So since ang channel natin Motovlog Happy Rayon Rider is still on the verge of growing up, dinidevelop pa natin siya, pinapalaki ganun. So naisip natin bakit hindi naman tayo mag-venture in other ways to compensate yung time na habang hinuhubog natin yung ating Motovlog channel, makaisip tayo ng something in between na atin din naman pagkakitaan the same way na hinahangad natin na dumating sa punto nga na kahit pa paano magkaroon na tayo ng kita sa ating pagiging monetized channel. So yun mga ka-rider. So back tayo sa ating topic, which is affiliate marketing. Mga ka-rider, i-introduce ko sa inyo ngayon ang affiliate marketing through Involve Asia. Ako mga ka-rider. So in-encourage ko kayo mga ka-rider na mag-sign up kung gusto ninyo maging affiliate. Mag-sign up kayo sa Involve Asia. At yun ang pag-uusapan natin ngayon. I-introduce ko sa inyo ang Involve Asia. And so on and so forth. Pag-usapan natin kung paano makapag-sign up. At yung mga ibang bagay pa para maging nga complete na affiliate kayo ng Involve Asia. Okay mga ka-rider. So tara, samahan niyo pag-usapan. So ayan mga ka-rider, nandito tayo ngayon sa introduction ng Involve Asia. So simulan natin yung ating introduction. So ano nga ba ang Involve Asia? Sinasabi dito, Involve Asia is a performance-based marketing company referred and trusted by global brands for affiliate marketing solutions. The company owns Involve, the popular affiliate marketing platform connecting brands to their publishers to achieve their advertising and marketing goals. Ayan. So, e-commerce is moving at lightning speed, outperforming your competitors by unleashing our next level affiliate marketing technology. The power of affiliate marketing. Affiliate marketing is one of the best or one of the most effective ways to acquire customers and increase your sales, and you only pay by performance. Ayan ang data nila mga ka-rider. Ikita natin. Maabot ng $15 billion global spending on affiliate marketing sa 2019. Dito pa yung ibang mga data nila. 12:1 average return on ad spend, kita per percent advertising
Brands and e-tailers rely on affiliate marketing. Average $88 average basket size for affiliate marketing purchases. Nakarider. Dito sa Involve Asia, mga ka-rider, makikita na niya marami dito mga brands, prominent brands na pwede nating tawag ito, i-publish, i-promote as publisher. Lalo-lalo na yung dalawang most prominent na brands or marketer dito sa Pilipinas. Itong Lazada saka Shopee. Bukod doon, mga ka-rider, napakarami pa. Iba. Alibaba and Hermo, Agoda, Corban, Zalora at marami pang iba, mga ka-rider. Kasi this is international. Okay, so dito sa atin sa Pilipinas, ang prominente talaga is Lazada and Shopee na pwede nating mapasok as affiliate. Napakadali lang pumasok dito, mga ka-rider, kasi wala namang gaanong requirements na hinihingi. Kailangan lang na magkaroon ka ng valid na property para siyempre sa pagpo-promote mo ng mga products. Unlike kung magpupunta ka sa mismong website ni Lazada at mag-a-apply ng affiliate as affiliate marketer, napakahirap, napakaraming requirements na hinihingi. Akala mo naman pupunta ka sa abroad sa dami ng requirements na hinihingi. So where do you fit into the picture? Tatlo actually pagpipilian mo. Affiliate marketing is an entire ecosystem involving three main parties. Number one is consumer. Number two is publisher. And the other one, the third, is advertiser. Okay, mga ka-rider. So, dito, obviously, ang tinatarget natin dito is itong pangalawa, which is publisher. Kasi nga, gusto natin nga makapasok as affiliate dito sa mga brands na mga paborito natin na gusto natin i-promote sa ating mga properties. Okay. The most popular way to make money online. Ito nga yung sinasabi natin na sa ngayon kasi, mga ka-rider, ito yung in-demand way para sa kitaan online. Affiliate marketing. Although there are other things, pero ito yung mostly napapansin natin ngayon dahil nga sa kanya sa in-demand siya. Okay. So as you can see, ito yung another set of data nila. $15 million commission we paid out to our publishers. So ganun siya kalpe, mga ka-rider. 81% website owners using affiliate marketing to monetize their traffic. Ito na yung sinasabi natin na website owners. It doesn't necessarily need to be a website kasi yung sa atin naman, mga web page natin, pwede na yung mga ka-rider gamitin as our property to promote yung mga products na gusto natin i-promote once we are a full-fledged affiliate. 400 dollars are publishers and influencers average earning. So ayon sa dito, mga rider, nag-average ang $400 ang publishers and influencers. So, tayo ngayon mga affiliate, mga rider, kung makakapasok tayo, kakapasa tayo as affiliate dito sa mga brands and products na ipopromote natin, yan more or less ang average earning. And then 50% of our publishers are influencer. Okay. So
So we will find this word influencer pag nag-sign up na tayo, nag-fill up na tayo ng ating application for affiliate marketing sa dashboard ni InBulbasya, mga karayder. Okay, supercharge your marketing strategy. One out of five e-commerce transactions are triggered via affiliate marketing. Don't just rely on organic traffic or paid ads to grow your brand. Oo naman, mga karayder, kasi lahat naman dapat talaga magkaroon ng effort. Okay, so dyan na pumapasok ano yung mga discard para ma-promote yung ating ipinopromote na brand and product. Hindi lang naman hindi tayo mag-rely sa organic traffic and paid ads. Kailangan talaga na ating seryoso ay ng pagpopromote nito para siyempre maka-arrive tayo sa isang sale na naparaan eventually yung conversion. Alalahanin natin, mga ka-rider, it is a reminder na ang kitaan dito sa affiliate marketing is performance based, number one talaga yon, and then data driven marketing. Another is huge publisher network, and they scale your branding. So Karayder, you are encouraged to get started with influencer marketing. 2 out of 3 marketing executive plan to increase their influencer and KOL marketing budgets. Get ahead of them and engage top influencers on our platform to promote your brand today. Okay, so illustration na Gen Y and Z are different. Millennials and teenagers, your new customers of today show different consumer behavior than previous generations and increasingly mistrust traditional online ads. Siyempre, dito na papasok, mga ka-rider, yung dapat kilalanin natin sino ba talaga yung target natin para sa produkto natin yung pinipromote. Okay. Influencer power. Every second consumer trust influencers when making purchasing decisions. 40% of millennials even say that their favorite YouTuber understands them better than their friends. Okay. Influencer power. Ito yung ating instinct para ma-influence yung mga consumers na bubili ng mga produkto na ating ipinipromote. Para simple, para sa virtual natin na target, which is siyempre yung kitaan din natin, mga ka-rider. So, kasi you cannot arrive to an obvious conversion kung hindi mo magagamit yung iyong influence power para bumili yung mga target na customers mo. Choose your brand ambassador. Choose the right influencers for your brand. Establishing authentic relationship with an influencer followers creates a significant positive impact on your target customers. So ayan, dito natatapos ang ating introduction, mga ka-rider, kung ano ba ang InBulbasya. At least nakapag-give tayo ng slight information, kung hindi man kabuuan, para sa inyong kalaman, mga ka-rider. So let us go to my dashboard, mga ka-rider, para makita nyo kung ano yung i-expect nyo once you magkaroon kayo ng sarili nyo dashboard. Login mo na ako sa aking dashboard, mga ka-rider. Ayan, so nandito na tayo sa aking dashboard.
So as you can see, ito yung mga properties ko na ipinasa at eventually na pumasa kay Involvasia after their screening. Hindi sabay-sabay na ipinasa yung mga karader. Paisa-isa yan, sunod-sunod, and then magwe-wait pa ng at least 5 working days para malaman mo kung ito ay na-reject, kung naging active. Sa ngayon, ang active properties natin is 4. Okay. Ito yung magkakasunod na 3 na ipinasa ko pagkatapos ng original yung main account ko, mga karayda. Dito sa yung dashboard ka na organize, mag-manage mo yung mga properties mo. Dito katulad niya, mga karayda, nakikita niyo. Ito yung sinasabi ko na 4 na property na puro active. Okay, so not once na nagkaroon tayo ng rejected property, mga karayder, lahat yan eh pumasa sa kay Involvasia. Ito yung sinasabi natin na main account natin, Hyperion Rider Online Motorcycle and Rider Products. Okay, dito nyo makikita yung affiliate ID and tracking link ID, mga karayder. Okay. So dito naman, dito makikita niyo yung performance report niyo on the last 7 days. Actually makikita niyo kahit yung balikan until the last 30 days, depending kung gaano ba kalaki yung, gaano ka broad yung gusto niyong report na maging ano, coverage ng report na gusto niya makita according to performance, mga trader. So dito na lalabas lahat, dito sa performance report, nakailang clicks ka, conversions, sell amount, and earnings, dito lahat yan lalabas. Dito naman sa right side, mga trader, dito mo makikita yung kung meron ka ng threshold, pwede mo na ma-withdraw at maning cash. Mas makikita nyo, eh dito ay wala pa kasi nga, bago pa rin lang tayo, a little over 2 weeks pa lang tayo, mga karider. So dito, ang pinaka minimum cash out threshold na is 400 mil o Malaysian Ringgit, mga karider. So kailangan mabuo nyo muna yung 400 Malaysian Ringgit na yan para kayo makapag-withdraw. Okay. So aside dito sa performance report na lumalabas na inyong clicks, conversions, sell amount, and estimated earnings, meron din yan dito na sa ibaba na pending validation. Ibig sabihin, binavalidate pa ito. Kaya pag na-validate siya, saka pala siya lilipat dito sa inyong estimated earnings, rider. So dito, meron tayong pending validation na 0.73 Malaysian Ringgit, mga rider. So pag na-validate yan, pupunta yan dito. Okay. So dito, ayan. Ayan yung mga advertisers na pwede natin pwede mag-apply as affiliate. Pero kaya nga nasabi natin, mga international to, kaya mamimili tayo siyempre ng applicable sa atin, which is dito nga sa Pilipinas. So click natin Lumo. Titingnan natin yung mga advertisers. Napakarami, mga karayder, may category yan. Marketplace, travel, fashion, services, health and beauty, at meron ding electronics, and then internal. Siyempre, ito yung internal, mga karayder, ito yung directly kay Involvasia. Magkakaroon ka ng publisher referral kung mapapasa ka rito, mga rider. Okay, ipopromote mo lang yung mismo si Involvasia. He will have to generate the link at bawat makiklik ng link na yon para sa at mag sign up, magkakaroon pa ng commission.
dito naman sa mga advertisers, mga ka-rider. So, pili ka kung anong, saan kategori ka, well, saan ka na kategori na kabilong. In our case, tatlong property natin is nandito na involved sa marketplace category. Kasi dito sa marketplace category, mga ka-rider, nandito ang Lazada at Shopee. Ito, mga ka-rider. Okay. Lazada, kung makikita nyo, din already na, kasi pasado na tayo dito kay Lazada. Kasi kung kailangan pa natin, kung pasado na tayo kay Envolvasia, pero pagdating dito sa advertisers, mga ka-rider, kailangan pa rin natin mag-apply sa kanila. Katulad nito, apply dito kay Lazada, nag-apply na tayo at pasado na tayo rito at nag-promote na tayo, nag-publish na tayo ng products from Lazada, kaya generate link na nakalagay. Ganun din naman dito kay Shopee, generate link na. At dito kay Banggood Global, nag-apply din tayo, kaya generate link. Okay, so yan. Lahat ng advertisers na nakasulat pa-apply, kung gusto silang i-promote ang kanilang mga produkto, you will have to apply first. Okay. Pero meron din namang mga advertisers na hindi nila kailangan mag-apply kasi open na sila agad. Nakalagay na kagad sa kanila is generate. All you have to do is generate link. At okay na yan. Hindi katulad din ng iba na kailangan mag-apply like Lazada, Shopee, and Pangguro Global. So, i-remind ko lang mga ka-rider, since magiging napakahaba pa nitong aming pag-uusapan, this is just an introduction. Ngayon, pagdating doon sa mga details ng pag-sign up, ay magkakaroon po tayo ng separate na vlog or continuation itong ginagawa natin sa ngayon. Okay? So, kasi mas sobra pong napakahaba kung ito tuloy-tuloy natin. Well, at least, we have introduced to you Envolvasia. Partly, naipakita na natin sa inyo yung ano yung may expect nyo sa dashboard, na magiging dashboard nyo naman once you eventually sign up. Okay? So, yun. Nagka-rider. Dito, ang ma-advise ko lang mga ka-rider, sa pagpapasan nyo ng inyong properties, kailangan na inyong properties talagang, kumbaga, prepared na para sa inyong tinatarget na purpose. Ano bang purpose? Siyempre, yung pagpo-promote at pag-publish ng mga brands, produkto, diba? Ng mga advertisers natin. Kasi kung magpapasa kayo ng property, o halimbawa, magpapasa kayo ng Facebook page na wala naman laman, I mean, di ba? Wala namang walang follower, eh hindi po yung approve yun ng Envolvasia, kasi paano kayo magpukumot kung walang kalaman-laman pa ang inyong webpage, inyong property. So, pinaka-brilliant advice ko talaga mga ka-rider, kasi subok na natin yan. Kaya nga tayo, not once na nagkaroon tayo ng reject na kinasa na property, kasi tinituit natin na well-prepared na. Kumbaga, meron na tayong followers at kumbaga, nasimulan na natin. Mas maganda kung nasimulan nyo na yung promote ng certain brand, certain product sa inyong property before nyo i-submit. Para pag-review kayo, maganda makikita nila at eventually talaga ma-approve kayo at ma-activate ang inyong property katulad nito mga ka-rider. Okay? So, sa susunod ng vlog natin, ipapaliwanag ko rin sa inyo yung mga details. So, kung paano talaga masigurado na ma-activate ang inyong ipinapasa na property, kasi waste of time and effort kung magpapasa tayo at hindi rin naman maubahan o ma-reject lang. So, bago niya ipasa, gawin niya na yung tama mga credit. Okay? Tapos isang bagay pa mga rider na gusto nating linawin at bigyan kayo ng
peace of advice and peace of mind na rin na doon sa mga katulad natin na nakapasok na sa Envolvay siya at nakapagsimula ng mag-promote o mag-publish ng mga products, tapos nakikita niya na walang nagre-reflect na clicks, conversion, sell amount, estimated earnings of any kind. Ibig sabihin wala talagang data, pero nagsimula na kayo. Ang iba nga mahigit na isang linggo nagpo-post ng mga nagpo-promote ng mga products, ng mga produkto ng ating mga advertisers, pero wala pa rin pumapasok na data. Clicks lang ang makikita, pero walang conversion, walang sell amount, walang estimated earning. So wag lang kayong mabahala mga ka-rider, kasi it will take at least 2 weeks para mag-register ang inyong unang conversion data, kung meron man. Okay, so kung sa mga nagtatanong bakit walang pumapasok na conversions, walang data, walang lumalabas dito sa inyong sell amount, estimated earnings, puro clicks lang, marami namang clicks, pero wala namang walang lumalabas nga na conversion. So huwag lang kayo magalala ng mga credit. It takes at least 2 weeks. Siyempre, yung 2 weeks na yun, kasobrahan na natin ng more, ilang araw, para makasigurado tayo. Yun naman, habang naghihintay tayo, siyempre, maging masipag tayo at mag-tuloy-tuloy na mag-post, mag-promote, at mag-publish ng mga produkto ng ating mga na-select na advertisers, para magkaroon tayo ng aasahan. Kasi ano naman ang aasahan natin na benta kung hindi naman tayo nagsipag na gawin kung ano yung nararapat. Dito kasi mga ka-rider, ang magiging trabaho natin is mag-post, mag-post sa ating mga property, mag-publish ba ng mga produkto para may bumili. And then, in rewards naman, kapalit noon, ay magkakaroon tayo ng mga commission doon sa mga produkto na ating ipinapublish. So, speaking of commission, pag-usapan na rin natin mga character literacy dito. Kasi hindi ko nabanggit sa inyo kanina na nagpunta tayo sa ating advertisers. Katulad dito sa marketplace, usapan na lang natin kung ano yung mas prominent para sa atin, Lazada and Shopee. Dito sa Lazada mga ka-rider, up to 10% commission po ang expected natin sa bawat produkto na ating mabibenta. 10%, up to 10% commission kay Lazada. And dito naman kay Shopee is up to 7% commission. Okay? So, kay Banggood naman is up to 18% commission. Mas mataas, di ba mga ka-rider, si Banggood Global kina Shopee at Lazada. Okay? So, ito si Banggood is China-based ito. China nanggagaling ang mga produkto nito mga ka-rider. Which, alam naman natin na si Lazada at si Shopee, ikanon din naman. Yung mga produkto na din naman nito is nanggagaling din sa partly. Nanggagaling din naman sa China. Ang iba ay mismo nandito sa atin sa Pilipinas nang galing. Okay? Pero ito, as far as I know, yung si Banggood, China po talaga pinanggagalingan ng mga produkto nito. Mas mataas ang kanyang commission rate kaysa kay Shopee at Lazada. Pero siyempre, yung commission rate naman na yan is ma-overcome naman natin mga ka-tertod. Depende kung gaano tayo kasi pag mag-promote, mag-publish ng mga produkto mga ka-rider. Okay? So, kung dito ka nga mag-promote kay ng produkto ng Banggood, nag-promote ka ng isa, dalawa, tigil ka na. Samantalang
pinagpo-promote dito kay Lazada at Shopee is talagang masipag. Pero siyempre, kahit medyo mababa ang commission rate nito, eh, mas marami pa yung kitaan niya. Diba? Okay, mga creditor. So, yung mga creditor, I hope na kahit paano meron tayong na-share dito sa ating introduction sa Indonesia. And then, gaya nga nang sabi natin, hindi naman ganong mahaba itong ating vlog, we will do the continuation sa another part ng ating vlog, mga karakter. Okay? So, in the meantime, sa ating description box, merong tayong ipopost doon na link, sign up link. So, kung sa ngayon pa lang, gusto niyo ng pasyalan, click nyo lang yung sign up link na nasa description box natin, mga karider. At sa atin naman, sa inyo naman mga comments, sa mga katanungan, mag-comment na kayo sa ating comment box, mga karider, habang ginagawa natin ang second part ng ating vlogging din dito kay Involve Asia. So sa susunod na part ng ating vlog, mga karider, pag-uusapan na natin na yung mga detalye, yung pag-fill up ng mga sign up doon sa sign up page. Okay? Tapos yung pag-apply ng ating properties na gagamitin para sa ating traffic. Pag-uusapan natin lahat yan, mga karakter. So in the meantime, ganito na lang muna tayo, mga karakter, and with this, God bless to all and sayonara, mga karakter.